Gumamit po ng taktika at talaga naman dumiskarte ang pulisya kanina para ligtas na maihatid si Janet Blim na ponen sa Senado. At maingat din na ilang nahihatid pabalik ng Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna, si Napoles. Nandun ngayon sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, live si Emil Sumangil. Kanina pa si Emil dyan eh. Emil? Mike, mag-aalas 5 ng hapon na makabalik dito sa Fort Santo Domingo si Janet Blim Napoles matapos na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi isinakay sa PNP Mark vehicle si Napoles Mike, kundi lulan siya ng isang passenger van. Kulang isang oras nagtagal ang biyahe, pabalik sa pitan ni Napoles. Gumamit din ng tikoy ang PNP ng biyahe si Napoles kanina patungo sa Senado. At narito ang aking report, Mike. Dalawang convoy na binubuo ng mga markadong sasakyan at motorsiklo ng Philippine National Police o PNP ang magkahiwalay na lumabas ng Fort Santo Domingo pagsapit ng alas 8 ng umaga kanina. Walang nakakaalam dahil inilihim ng PNP sa media bilang bahagi raw ng security protocol kung alin sa dalawang convoy na ito isinakay si Janet Blim Napoles. Nang buntutan namin ang dalawang convoy hanggang Senado sa Pasay City, kapansin-pansin ang maluwag na seguridad habang tumatakbo ang mga sasakyan. Nakakadikit ang aming sasakyan at nakukunan namin ang malapitan ng mga coaster na nakagitna sa convoy nang hindi kami hinakawi ng police escort. Yun nga lang, heavily tinted ang mga salamin at nakababa ang mga kurtina, kaya hindi rin tanaw kung sino ang laman ng mga ito. Pagdating namin sa Senado mag-alas 10 ng umaga, hindi sa lobby o basement parking dumiretso ang dalawang convoy, kundi sa open parking space. Walang Napoles na bumaba mula sa dalawang convoy na ito. Yun pala, ayon sa aming source sa Senado, nauna nang dumating si Napoles. 9:28 ng umaga dumating sa basement ng Senado si Napoles sakay ng isang passenger van. Disimulado raw ang pagdating dahil walang motorsiklo ng pulis na kasama at wala ring backup pagbaba sa parking. Ang passenger van na sinasabing sinakyan ni Napoles, nakuna namin nang lumabas sa Fort Santo Domingo. Unang-unang sasakyan nito na lumabas ng kampo. Hindi aakalain na si Napoles na pala ang sakay nito dahil nag-iisa at dahan-dahan ng takbo. Pero kapansin-pansing, puno ito ng mga pasahero. Paglampas ng van na ito sa amin, saka isa-isang sumunod ng iba pang unmarked vehicles at motorsiklo. 150,000 pesos ang idineklarang halaga ng PNP na nagastos sa pagbibigay ng seguridad kay Napoles para paharapin sa pagdinig, at may 150 pulis ang involved sa convoy security. Mike, bumalik na sa kampo ang dineploy na puwersa ng PNP SAF sa labas ng Fort Santo Domingo pagpasok ng convoy ni Napoles. Mike? Emil, yung pabalik na galing sa Senado, mayroon ding decoy? Dalawa rin ang convoy, Emil? Yes, Mike, kung paano niya inatid ng PNP si Napoles kanina patungo dyan sa Senado, ganun din ang naging sistema ng PNP pabalik dito sa Fort Santo Domingo. Dalawang convoy din ang ginamit, pero yung convoy kung saan talaga sinasabing nakasakay itong si Janet Blim Napoles ay nariyan, inabot natin sa ibabaw ng Skyway. Sa exclusive video na yan, Mike, makikita mo yung kulay puting high-ace van na nasa gawing kaliwa ng screen. Nasa harapan niya yung isang dark blue na Mitsubishi Adventure. Disimulado, Mike, ang kilos nito. Hindi nakasindi ang headlight, pati na yung hazard, hindi nagsisirena yung mga motorcycle unit. Dahan-dahan lang tumatakbo ito. Pero na makahalata, Mike, yung pickup, yung nagsisilbing sweeper ng PNP na nasa buntot nitong convoy na sinusundan siya ng media, particular ng GMA7, ay kumilos na ito. Winawasiwas na tayo at winawalis. Sinisweep na tayo at pinalalayo doon sa kulay puting Toyota Hiace passenger van kung saan sinasabi nakasakay ito si Janet Blim Napoles, Mike. Maraming salamat, Emil Sumangil.